Papa-text ko na lang kaya sa kaibigan ko si Noel Albano na tumutunan sa inyo para may announce ko. Kasi maraming nga gustong ganito, Secretary Teodoro. Opo. Gustong tumulong. Alam mo, yung tao, pag malakas ang paniwala nila, gusto nilang kasama sila doon sa pagkakapanalo sa inyo. Ito, ito yata ang opisina ng volunteers ninyo, Mr. Secretary, malapit sa PUA. Malapit ho doon. Sa Mayor Ortigas. Sa EDSA mismo. Okay. Doon kaibigan natin si Noel Albano. Noel, pakitext mo sa akin yung isang address. Sa tabi ho ng gusali na gawa sa BRICS. Brick building ho sa EDSA. Ito po, galing kay Boots Buscaino. Good AM. Pakisabi po kay President Gibo, we support him. We are 200 senior citizens ng Barangay 841 Zamora, Pandacan. I'm the President. At pakigreet na rin po si Roger Nambigan. Ba? Matindi ito. Hanggang vegan, ha? Senior citizens, meron ba kayong programa para sa senior citizens? Well, katulad po ng iba, no? Suportahan ho natin ang local government units din para pangalagaan ang ating senior citizens. And, of course, ang pinaka-importante po sa ating senior citizens really are affordable medicines sa maintenance po nila. Tama po. And yan ho ay talagang dapat tulungan natin ang Department of Trade and Industry at iba't ibang pang mga agencies upang sa ganun maging affordable and cheaper ang ating mga gamot. Ako kasi, nakapapasok ko lang, hindi na daw dapat senior citizen, dual citizen. Pilipino at saka senior. At saka, Mr. Secretary, kailangan ipaalam din natin at tayo mag-regret sa representative ng senior citizens sa Congress. Si Congressman Manong Fred Arquiza. Yes. Manong Fred. Si Cesar Langit ng Lubawa, Pampanga, ang sabi niya, mula pa kay Diosdado Macapagal hanggang ngayon ay bumoboto na ako. Pero pahirap na pahirap ang buhay ko. Kay Gibo, ano kaya ang pagkakaiba sa kanya? Maiba kaya, Secretary Gibo? Alam nyo, kahit sino hong mahalal ngayon ay facing very unique circumstances. Unang-una, ang reconstruction budget lang ho na kailangan natin gawin uli ay napakatindi. 208 billion na kailangan nating gastusin. 208, ha? Oo, yan ang estimate ho ng mga dalubhasa. Dito sa mga Ondoy, etc. Sa Ondoy at Pepeng pa lang yun. Di ba, Sec, parang 12 lang ang ipinas? 12 billion ba ang pinasa sa Kongreso? Hindi, yan yung ano, yan yung initial. Yan yung initial. Initial lang po yun. At kasama po dun sa 12, ang 4 billion for Typhoon Frank. Okay. Doon ho na tinatawag na may nakapending po na bill na tinatawag na paglaom fund. Secondly ho, global warming is an issue sa Pilipinas. So climate change adaptation and disaster risk reduction, napakalaking problema ho niyan na dapat pagtuunan ng pansin. Pangatlo, may lingering peace and order problem. At ang formula diyan ay napakasimple. Kulang ang ating sundalo at pulis. Kaya po wala pong tigabantay, walang referee para wag bumalik ang mga problema. Doon ho tayo nagkamali sa tingin ko. Yung territorial ano? Territorial court. Ngayon, ang territorial requirement ay gusto nating CAPGO. Eh, nagkakaproblema nga tayo ng katulad niyan sa CAPGO eh. So, Gary Gibo, pero isang problema siguro, population na growth, kasi ito pa nga isang text na maganda ang tanong niya. Sabi niya, good AM, please ask Secretary Gibo, population growth still increasing and growing. What will be his program to manage the population growth if he will be elected in Malacañang? Hindi, when he is elected in Malacañang. Napakagandang tanong yan, Alvin, because it is not merely, hindi lamang sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga nilalang dahil sa kawalan ng trabaho at oportunidad, pero merong matinding issue. Ang vulnerable areas na tinatawag ng Pilipinas ay lumalawak. Mm-hmm. Ibig sabihin na mga lugar na pwedeng tirahan ng ating mga kababayan, pag-aralan ng mga bata na ligtas sa panganib, ay lumiliit. Mm-hmm. Dahil umaangat ang dagat at nagkakaroon ng changes in climatic patterns na kailangan. Ano. So, population management is really an issue. Mm-hmm. Pero, pag sinubukan natin i-address sa pamamagitan ng batas, ang population issue, nawawala ang problema dahil sa debate kung dapat isa batas ito o hindi. Doon tayo. Doon pa lang. Yari na. Sabi ni Robby Humok, huwag kang mabahala sa survey at suportada ka namin. Pero Alvin, ito importante. Ano? Batikos tayo dahil moral choice yan. Moral choice yan eh. Sige, admitido tayo. We support the moral choice. Pero hindi dapat matapos ang debate doon. Moral choice, huwag pakialaman ng gobyerno, huwag pakialaman ng batas. Ngayon, sino ang dapat may responsibilidad?
ang mga moral guardians. Kailangan, kung ayaw natin ng gobyerno, fair enough. Pero, our moral guardians must take active measures because accountability is shifted. Like it or not. Importante sa balikat ho nila. And they must produce results. Hindi lamang pwedeng magdoktrina, hindi lamang pwedeng maglecture. Kailangan may resulta. At meron silang gagawin. Ito, Sek, tanong, maggaling doon sa mga senior citizens ba? Maraming seniors ang nakikinig sa atin, magmula sa Baclaran, tsaka dyan sa San Dionisio sa Parañaque. Sek, ano daw po ba ang gagawin nyo doon sa mga multinational companies na patuloy na hinaharang yung pagbibenta ng murang gamot para sa mga Pilipino? Yan po ay balanse ang kailangan natin. Kailangan idealogo natin sila na kailangan gawing affordable talaga ang mga gamot sa atin. Kasi may R&D costs din yung mga yan na napakatindi ng research and development costs. Tama. Ngayon, yung cheaper medicines bill, talaga ipatupad po natin ang gusto. Kasi parang walang ipin daw yung cheaper medicines at kung ano-ano daw. Marami hong paraan pwedeng gawin, lalong-lalo na in the face of social issues that are cropping up. Katulad po ng mga carbon emissions, yung mga kumpanya, kailangan humarap dito eh. Ganito din po ang paggagamot sa ating mga kababayan. Hindi lamang sa mga matatanda, kung hindi yung bago nila lang. Sa lahat. Ito'y buhay bata natin. Bata at matanda. Hindi lang kita pinag-uusapan dito, buhay ho pinag-uusapan buhay, dito. Pero pwede naman kumita ng marangal. Bagamat buhay ang pinag-uusapan, wag naman ho lang. Huwag naman sobra. Sobra na talagang ipit na ang mga kababayan. Mr. Secretary, meron nung tanong. Pakwalitan, ito yung aming executive producer, Sir Josephine Reyes. Mr. Secretary, from Ana. Sabi niya, please tell Gibo, I'm campaigning for him here in San Mateo Rizal. Good luck and Merry Christmas. Sabi ni Larry ng Quezon City, si Gibo ba talaga kailangan natin kasi kahit kailan hindi mo marinig mambatikos ng mga kapwa niya kandidato. Puro work lang siya. Sabi naman ni Olive ng Antiporo, I'd like to know your view on the institutionalized contractualization. Mabuhay kayo. Mali yung institutionalized contractualization. Ang ibig ho niyan sabihin, yung six months. Na kumukuha. Tawag nga po na 5-5-5. O, 5-5-5. Limang buwan. Mali ho yun eh. Mali. Karapatan ho ng isang empleyado na maging permanente, maregular. Yun nga lang, minsan talaga, kinakailangan na pagtawid. Doon sa emergency pero employment. Pero palagi nyo sasabi, temporary. Pero temporary diba? Lang po yan. Temporary at hindi kailangan i-permanente. Hindi pwedeng i-institutionalize yung 5 months. Yan ay profit without honor pag yan ho ang ginagawa. Pero Secretary, ano ang gagawin nyo na pag-uusapan yung 5-5-5? Kasi sa batas, kailangan 6 na buwan. Pero para makaiwas dito, ginagawa ng mga employer, nililima-limang buwan lang yung mga... Eh pag nakita naman na may pattern of activity na ganun, pwede dapat pakialam manan ng Department of Labor yan. At hindi nyo papayagan yun kung kayo ay maging presidente? Hindi ho natin maaaring payagan kasi labag po sa batas yun. Ngayon, paano natin tutugunan ho yun? Unang-unang increased employment opportunities is the only way, really. Yes, the institutional way. Correct. You have to grow the economy. You really have to grow the economy. That is the solution. If not, probably, kung hindi rin mag-cooperate naman yung mga namumuhunan, sabihin, ayaw kong tumulong yan, ganun. Hindi rin naman maganda. Kaya ang labor system natin ay may perfect way, the tripartite system. Na gobyerno sa gitna, itong mga issue na ganito dapat within the tripartite system through labor, capital, and government dialogue. Pero napaka-importante po yung binabanggit ninyo, Mr. Secretary, tungkol sa growing of the economy. Sapagkat kuminsan, ang mga kababayan na rin natin na nangangailangan ng pantawid, sira na rin ang medyo sumusuko pagdating doon eh. Opo. Kaya napaka-importante po yun. Kaya nga may tanong dito ngayon, ano po bang tingin niyo tungkol dito sa programa natin para sa overseas workers? Sapagkat lumalabas ngayon na ang overseas workers ay isang plank, napaka-critical na plank para sa development ng ating bansa. Opo, dahil yung remittances po nila, yan ay crucial component ng ating ekonomiya. Well, we realize that. Ngayon, ang programa na pinaka-importante sa overseas workers ang proteksyon ng kalinang mga karapatan. At marami ho nagsasabi, aywan ko Manong John at kung totoo ito, maraming pondo ang OWA na nakalaan lang sa OWA, may mga savings na malalaki na dapat tignan natin mo talaga. Mukhang bilyon yan, pari nga John. 14 bilyones daw ho. Anong ginagawa doon? Ang alam ko, kawawa ang ating mga embahador. Dahil 80
minsan ang mga nandoon OFW na nakaparada stranded, example, walang budget yung mga ambassador, out of pocket ang ginagamit tama nila. Okay. Mabigat din. Nakita ko po yan sa Syria. Kawawa ang